May nagtanong sa akin. Good evening po, sir. Natatakot po kasi ako kasi po may dumating pong message sa akin ngayon lang regarding po sa ola ko. Hindi ko po alam kung ano pong gagawin ko o sino pong pwede kong kausapin tungkol po dito. Hindi ko din po alam kasi kung anong ola po ito kasi wala din po kasing nakalagay. Medyo madami din po kasi akong ola, sir, na overdue na po. Kahit anong paliwanag ko po kasi sa kanila na hindi ko pa po kayang bayaran yung utang ko, pero hindi ko naman po kakot sila tatakbuhan. Sana po matulungan niyo po ako. Nakatouch po dito yung message po sa akin. Sana po matugunan niyo po ang aking katanungan. Salamat po. RPC. Good day, this is from Head Office Department. Republic Act Number 10951, amending RA Number 3815, otherwise known as the Revised Penal Code, or RPC. Your account is already overdue for many days. Today, it will be turned over to our fifth party collection, NBI Anti-Crime Specialist Department. If you don't respond to our text and call, your name and IDs will be turned over to your nearest police station to check your record. Ayos. Pati revised penal code ginamit. Anak-tating talaga. Oh. Ano ba kayo mga ola? Talagang ano, ginagawa niyong tanga ang inyong sarili. No, pasensya na ko kayo sa sinasabi ko, pero totoo naman ho eh. E po ba? Hihimayin ho natin ito, ano? Itong kalokohan na pinagsasasabi nyo. Sabi nyo ho dito, kayo makinig ho kayo ha, mga ola ha. Takagis kayo. Sabi nyo ho dito, from Head Office Department ng ano hong kumpanya. Okay? Unang hong malinyo na yan. No? Paano ho kayo babayaran kung hindi kayo nagpapakilala? Di po ba? Kasi takot kayo sa mga multong ginagawa nyo. Kaya ayaw nyo magpakilala. O di ba? Mga duwag. O, ito pa. Republic Act Number 10951. Amending Republic Act Number 3815, otherwise known as the Revised Penal Code. Alam nyo ho ba sinasabi nyo rito? Okay. Ano ikakaso nyo? Ito? Ay, mga bobot nga talaga kayo. Smar Joseph. Ito ibig sabihin yan, ha? Republic Act Number 10951 is the law adjusting the amount or the value of property and damage on which penalty is based and the fines imposed under the Revised Penal Code. RA 10951 has amended the provision under Act Number 3815 or otherwise known as the Revised Penal Code. Alam niyo ba ibig sabihin? Eh, kaliwa-liwanag ko, no? Ano i-demanda ninyo? Yung Republic Act 10951. Eh, ang ibig sabihin ho nun, no, in-adjust po, no? Yung mga penalties, anak kayo ng kamote, oh, nung RA 3815. Mariosep kayo. Sabi ko sa inyo, mag-aral kayo ng konting ano, batas eh. Papasa, i-google nyo na lang po. Hindi nyo pa magawa. Ako ho, hindi ako naniniwala na yung kumpanya ninyo, kahit na kayo ay mga bugok, no? Eh walang abogado. Meron kayong abogado, bakit hindi nyo pa-review sa kanila yung mga pinagsasasabi mo ninyo? Yung pinagme-message sa mga kliyente ninyo. Smaryosip kayo. Ito pa. Sabi nyo po, overdue na ng maraming araw. Okay. Sige, kaya nga kayo nagme-message kasi overdue ng maraming araw. At iti-turn over ninyo sa fifth party collection. Putaragis kayo. May fifth pa kayo. At yung fifth party collection ninyo
is NBI Anti-Crime Specialist Department. Anak kayo ng kamote. Pati NBI ginamit nyo pa. Sa dami ho ng ano, ng kasong hinahawakan ng NBI. Pati iba naman ho yung ganyan, papaano nyo pa? Sana ho mapanood ho ito ng mga taga-NBI, no? Nang madali na ho kayo, no? Pati ho sila, no? Inaano nyo rin? Wala na kayong sinanto, lintik ang kabastusan nyo talaga, no? Grabe kayong mga taga-ola kayo. Oh. Tapos pag hindi daw nag-response dun sa message niyo sa ano sa katawag, yung pangalan at ID is i-turn over niyo sa pinakamalapit na police station para ma-check yung record ng alin. Ano kaya ng kamote? Eh privacy breach yung gagawin niyo na yan eh. Eh di dali kayo ngayon sa National Privacy Commission. Pag ginawa niyo yun, nag-iisip ba talaga kayo? O wala lang talaga kayong ano, utak doon? Wala kayong ano eh. Diyos Mariosip, mainam pa yung anak ko, marunong maningil. No? Grabing mga ano. Pinakikita nyo lang ho, no? Sa inyong mga kliyente. No? Kung gaano kayo ka walang alam sa paniningil. Tama ho ba yan? Pati ang NBI, dinamay niyo. Kahapon, LTO. Nung nakaraan, napul ko. Ano pa susunod ninyo? Lahat na lang ho, ginamit ninyo eh. Para kayo, ano, makapaningil ko no. Hindi ho kayo makakapaningil kung ganyan ho ang gagawin ninyo. No? Napakarami yung paraan. No? E pang, puro panggigipit yung ginagawa ninyo, kaya hindi kayo binabayaran eh. Oh, sa tingin nyo ho, babayaran kayo ng kliyente ninyo pagka ganyan ang ginagawa ninyo? Sige nga ho. Yan ho ang mahirap pagka hindi ho ninyo pinag-aralan yung pinapasok niyong karera. Ano po? Ako ho, bago ko pinasok itong karera na to, no? Nag-training ho muna kami. Nag-seminar. No? Hindi ho basta-basta yung paniningil. Laba, kala nyo pang paniningil eh. Ganun-ganun lang. Hindi ho. Kailangan ho, no, alam nyo yung account ninyo, no, naiintindihan nyo kahit konting batas, marunong kayong makipag-usap sa mga kliyente ninyo, alam nyo yung kontrata ng kliyente ninyo, kahit papano meron kayong may offer na payment, ano, options, pagka wala talagang pambayan, no, mga ganun ho, eh kayo, wala kayo talagang alam pagka, ano, balagbag kayo eh. Mariusip kayo. Way lang message pa ho ba ninyo ang babasahin ko na puro kabumbuan at puro katangahan? Eh mukhang araw-araw ko, puro ganyan lang ang mababasa ko eh. Oh. Hindi na ho kayo natuto. Tsaka idinidiin nyo yung sarili ninyo sa mga message nyo eh. Kung kayo na mismo nagsasabi, sasabihin nyo sa pinakamalapit na police station yung ano, pangalan at ibibigay nyo yung mga IDs. O, diary kayo sa National Privacy Commission. Ano? Diba? Yung kliyente naman ho mismo nagsabi. Pabayaran niya, nagipit nga lang. Ano? Pero mapunta ho tayo sa inyo. No? Doon po sa nagtanong. Aminin na ho natin, meron din ho tayong pagkukulang. O meron din ho tayong parte, no, sa problemang ito. Kasi o, oh, yun nga, nagkapatong-patong ho yung inyong ola. Talagang hindi nyo ho mababayaran ng maayos yan. Hindi po ba? Ang gawin nyo ho, isa-isahin yung bayaran. No, hindi ho po pwedeng sabihin nyo na ala pa ho kayong ano ngayon, pambayad. Gawan nyo po ng paraan. Ano po? Kasi obligasyon nyo ho yan. Ano po? Alam nyo naman ho yan na yung mga damuhong ola na yan, eh, hindi ho nasunod talaga sa batas. O,
Hindi nga ako diniscuss sa inyo yung ano eh, yung loan ninyo eh. Di po ba? Mataas ang interest rate. Ang laki-laki ng kinakaltas. Tapos nang babarag pa o nang haharas. Pero patuloy niyo pa rin ho naman silang tinatangkilik. Alam niyo po kung bakit? Kasi po yung inyong credit standing eh hindi ho maayos. Ano po? Yun po ang una ninyong ayusin. Ano po? Bakit? Kasi po pag naayos ninyo ang inyong credit standing, no? Makakapanghiram mo kayo sa mga bangko. Malaki ho magbigay ng loan ang mga bangko. At amortize po siya ha. Buwan-buwan yung babayaran. Hindi ho kagaya dyan sa mga ola na yan. No? Kukuha nyo lang after 7 days, magbabayad na kayo. Kung sa bangko po, sa lending and financing, no, na legitimate, buwanan nyo ho siyang babayaran. Meron din naman ho every 15 days. Tsaka malaki ho yung halaga makukuha ninyo. Hindi ho kagaya niyan, barya. No, kaya ko sinasabing barya, 2,000 ang maka-approve sa inyo. Tapos magkano lang makukuha nyo? Hindi po ba? Kasi yung ano eh, ang hilig-hilig ho natin, no? Na manghiram, gusto mabilisan. Huwag hong ganun. No, ang pag-evaluate po no ng credit no eh mahaba ho talagang proseso yan. Hindi ho yan basta-basta. Kasi ho, kailangan nilang malaman kung kayo po eh may kakayanan bayaran yung inyong hinihirap. Ano po, kaya po may evaluation eh. No, may verification. No, hindi ho basta-basta. Gusto niyo ho ba kagaya niyan? Ang bilis niyong nakuha nga ho yung loan niyo. Pero sakit naman ho sa ulo. Di po ba? Hindi nyo alam yung pinapasok ninyo. Samantalang pagka ho sa legitimate kayo na lending, financing at banko, kayo nang hirap. Abay, lahat ito i-discuss. No? Tsaka hindi ho a-approvean yan kung hindi nyo kakayanin bayaran. No? Kaya huwag sasamaan loob nyo dun sa ibang mga lending, financing at banko pagka nadi-decline mo kayo o nadi-disapprove. Actually, pinoprotektahan pa ho nila kayo. Kasi alam ho nila, no, based on their evaluation, na sa ngayon, eh, hindi nyo pa ho kayang bayaran yung hinihiram nyong pera. Eh yan ho bang mga ola na yan, iniisip yon? Hindi ho. Kaya ho tayo nagkakabaon-baon sa utang, no? Dahil sila, bigay ng pera. No? Kaya ho dun sa mga nanonood sa akin, ano, wag ho kayo magagalit dun sa mga hinihiraman ninyo kung hindi ho kayo na-approvean. Actually, sinesave pa ho nila kayo or binibigyan pa ho nila kayo ng pabor. Kasi o, base sa kanilang evaluation, hindi nyo pa ho kayang bayaran yung hinihiram ninyo. No, sa kasalukuyan. No, maaari po sa mga darating na panahon, ikaya nyo na. Kasi yung kalimitan, no, pagka ano, nagagalit kayo dun sa mga banko, financing, tsaka lending, kasi hindi kayo na-approve. Hindi yung dapat ganun. Actually, they're giving you a favor pa nga eh. Kasi ayaw nila kayo mabaon sa utang. Sino ho bang banko, lending, or financing ang ayaw magpahiram ng pera? Negosyo ho yan eh. May interest ho yan. Di po ba? Kung tutuusin, sila ho, kaya din lang magano. Magpautang na magpautang. Pero hindi ho nila ginagawa yun. Ini-evaluate po nila. Bakit? Kasi po, gusto nila na yung inutang nyo, mabayaran nyo. Di po ba? Etong mga ola na to, hindi walang iniisip yan, kundi yan, bigay ng pera. Oh. Wala naman iniisip na ano yan, na gusto nila makatapos kayo sa pagpapautang nila eh. Bakit? Inisip ba nila na yung pauutang sa inyo ay matatapos nyo? Hindi. Eh hindi nga nila dinidiscuss kung magkano yung pinauutang nila eh. O ilan yung interest. O. O kailan yung due date. Sa tingin nyo eh ano? Gusto nilang matapos yung utang ninyo? Hindi. Tinatrap nila kayo sa ganun. O. Sa totoo lang ho, hanga ho ako sa nakaisip ng ano na yan.
ng ganyang klase ng pagpapautang yung online lending apps na yan. Kasi mabilis ang pagpapautang nila. Pero mali po yung kanilang pamamaraan kung paano magpautang. Okay na sana eh. Mabilis silang magpautang. Pero hindi tama yung ginagawa nila eh. Biro mo, hindi mo i-discuss kung ano yung ano. Yung pinapasok na obligasyon. Tapos pag hindi nakabayad, aba, yan na. Mga haras na. So mali. Di po ba? Eh, balik ko tayo dun sa ano, nagtanong, no? So, yung sa akin, no, wala kayo bang maririnig kung hindi bayaran nyo po yung inyong utang? Isa-isahin nyo po yan. Kasi yung habang tumatagal yan, lalaki ng lalaki po yan dahil po sa penalty. Alam nyo po yan na ang penalty ng mga ola, eh, grabe. Di po ba? So, bayaran nyo po. Kasi, actually, alam nyo naman po yan eh. Pinasok nyo na yan. Alam nyo na yung mga ola na yan, ganyan talaga kalaki yung interest. Kasi oh, sabi nyo, marami kayong ola na overdue na. Di po ba? Aminin na ho natin na may parte rin ho tayo. Isa-isahin ho natin. Ipon ho tayo, bayaran yung isa. Ipon ulit, isa na naman. So on and so forth. No? Maghanap po tayo ng ano, ng sideline, no? Para meron po tayong pagkukunan, no? Other source of income. Kasi oh, pag inasal lang po talaga natin sa isang trabaho, sa panahon po ngayon, hindi na po pwede. Kailangan po talaga ngayon lahat may side hustle. Tsaka para po, ano, hindi na po kayo nangihiram dyan sa mga ulan na yan. Huwag niyo hong hayaan na kontrolin ang buhay ninyo ng mga ulan. Isa pa ho yan sa gusto nilang mangyari. Makontrol ang buhay ninyo. Matali kayo sa kanila. Ano po? Hindi nyo ho ba napapansin yun? O, pagka nang hiram kayo, ano mangyayari pag hindi kayo nakabayad? Pe-pressuring kayo. Ba, iaharas kayo. Bakit? Para hindi ho kayo makapag-focus. O, makangihiram na naman kayo sa iba. Tatapal nyo na naman. O, ganun ulit. Hanggang sa dumami ho ng dumami yung inyong ano, ola. So, sino ho na-control nila? Kayo. Di po ba? Nandun na ho ako. No, lahat po tayo talaga dumarating po sa agipitan. Kanya nga lang po, kailangan ho natin pag-isipan yung mga pinapasok po nating obligasyon. Hindi ko kayo sinisisi o anong paman, no? Ang sa akin lang po, pag-isipan pong mabuti, no? Bago pasukin ang isang obligasyon. No, hindi ho yan parang kanin na pagka kayo'y napaso, eh, iluluwa nyo po. No? Obligasyon po yan. No, kailangan po natin yung anuhin, tuparin. No? Wala ho tayong ibang po pwedeng gawin niya, kundi bayaran niya. So, kagaya ho na paulit-ulit ko pong sinasabi, mag-concentrate ka sa trabaho ninyo, maghanap kayo ng sideline, pag-ipon ho kayo, tapos bayaran niyo ho lahat yung ulan ninyo. At huwag na huwag niyo na ho silang tangkilikin ulit. No, kasi habang tinatangkilik niyo ho yung mga yan, ay nako, nagpapakasasalang ho yung mga yan. Eh, parang ho ano talaga, sinabi niyo na huwag na tayong tigilan ng mga ulan na yan. Sila na ho mag-ahari dito sa ano, sa Pilipinas. Hindi nyo ba napansin? Bigla-bigla hong dumami ang mga online lending apps na yan. Natabunan na ho yung mga traditional lending, ha. Oh, tsaka yung mga traditional financing at banko. Sila na ho nagkahari ngayon. Hindi ho ba kayo nagtaka? Oh, nag-boom talaga ang kanilang negosyo. Partida, ha? Hindi pa ho sila masyadong binabayaran yan dahil nga ho sa harassment. Eh paano ho kung yan, eh, sumusunod pa ho sa batas yung mga yan? O, di po ba? Baka ma-obsolete na po yung mga traditional lending, financing at banko. Di po ba? Kaya gaya yung sinasabi ko sa inyo kanina, napakaganda ho nung ano eh. Nung tema nung kanilang pagpapautang eh. Mali lang ho yung execution. Kaya ho ano eh, kung aayusin lang ho nila, naku, malayo ho mararating ng negosyo nila na yan. Magtaka ho kayo ngayon talaga, ang daming online lending apps. Bigla-bigla ho dumami eh. O,
Natabunan na ho yung mga traditional na lending, financing at banko. Mas marami na ho nangungutang sa kanila. May po ba? Maganda sana, kaya lang talagang mali ang execution. Hindi ho tama. Kung maitatama ho nila yan, abay, magaganda ho ang ano nila. Negosyo ho nila. No? Yun lang ang kulang. Yung pagsunod ho nila sa batas. Kung masusunod lang po nila yung pinag-uutos ng SEC at saka Bangko Sentral ng Pilipinas at saka ng National Privacy Commission, aba, wala hong problema. No? Wala ho tayong usaping ganito. Doon nga ho pala sa mga naka-experience po ng harassment, no? At panggigipit sa mga OLA, no? Ipo-post ko po dito sa video na to yung mga sangay ng gobyerno kung saan ho kayo po pwedeng mag-file ng complaint. Ayan po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong wala sa akong pagsuporta at panonood ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suporta ng aking mga social media account sa YouTube, Facebook at TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!